Hi! Good day sa inyo lahat! Magandang araw, mga mommy! Kamusta kayo? Okay? Ngayong araw na ito, pag-usapan po natin ang mangyayaring online classes ng mga anak natin. Dahil sa COVID-19, ang pagpasok sa school ng mga bata ay hindi pa pinayagan. Kaya naman, sa darating na pasukan, tentative po ba ng August 24, online classes lamang po. Kami po ng mga anak ko, hindi pa na-experience ang homeschooling, kaya medyo talagang mga ngapapa kami. Kung paano ito, paano ba gagawin, ano yung mga kailangan, di ba? Kung kailangan ba namin bumili ng laptop, or anong gadget ang gagamitin. So, ang good news, ang Harold Horn Integrated School, yung school ng anak ko, grade 4 po yung bunso at grade 8 yung panganay, nag-offer sila last week ng summer classes. So, nag-email po yung teacher nila at nagsabi kung sino yung gusto mag-join sa online classes, sa summer classes nila. So, nag-registered po yung dalawang bata. Then, ang unang pinagawa ng teacher nila is gumawa ng Gmail account na nakapangalan sa kanila at Zoom account. So, last week, nagkaroon din sila ng seminar kung saan naka-attend po kami online via Zoom ng mga bata and kasama po kami na parents na kasama dun sa seminar na yon. So, ang maganda dun, nag-explain yung teacher nila kung ano yung mga gagawin. So, ang unang yun nga, yung kanilang Gmail account, pina-ready. Then, meron din silang ginamit na Google Classroom. Kung saan, dun nagkakaroon ng communication, ang teacher at ang student. Dun sila nagme-message, dun sila nagpapadala ng mga assignment nila, homework, ganun. So, last week, buong week, meron silang schedule na online classes sa mga bata. So, upon observation ko, na ako yung nag-guide sa anak ko kung ano yung mga gagawin, nakita ko na maganda yung nangyari. Tapos, yun nga, paperless pa. Hindi na kailang i-print yung mga assignment nila. So, ginagawa nila dun na mismo. Sinesend ang teacher, then nag-a-answer sila mismo dun sa e-copy na sinend ang teacher, then nasa-save siya automatic sa Google Drive. So, sinesend lang siya then sa teacher nila, then yun na yung pinaka-homework nila. Yun na yung pinaka-papel na sinesend nila. So, 1 week, at nakita ko na natututo ang mga bata. At least, di ba, ang tagal din kasi ng bakasyon nila. Start nung March pa lang, wala nang pasok. Dahil nga sa nagkaroon ng lockdown. Tapos, sa mga bata ngayon, at least nagkakaroon ng time na mag-aral kahit papano. Nagkakaroon ng communication sa mga classmates nila. Nakakatuwa lang kasi na-excite yung anak ko. Pagising sa umaga, ma, sinasabi kagad nila, ma, meron akong Zoom, may klase ako. Kasi at up to now, hindi pa, lalo na si Bunso, hindi pa siya sanay gumamit ng Gmail niya, hindi pa siya marunong mag-check ng email. So, kinaguide ko siya. Maganda doon, pagdating ng pasukan talaga, ng August nila, at least nasanay na sila at nakapag-practice na. Yun yung maganda lang doon sa nangyari. So, maganda naman ang online classes, yun lang ang masasabi ko. Basta proper guidance lang din ng magulang, syempre. Para rin naman to sa kaligtasan ng mga anak natin. Hindi sila exposed, diba? Yun lamang po. Sana po medyo, kahit pa paano, na-enlighten ko kayo kung ano ba yung online classes na mangyayari. Lalo na sa mga mommy na wala pa rin experience na kagaya ko sa homeschool. Maraming salamat sa inyo lahat. Enjoy and God bless everyone.